Panginoon. Yan ang laging ipinapayo sa mga pusong sawi. Pero paano? Madaling sabihin, mahirap gawin? Yo, ate. Yo, no. Chappy, chappy ka, chappy. Paano kung kutuban ka na ang karelasyon mo may iba? May tumatawag po sa kanya, tapos sabi niya po ate niya. Pero hindi naman po niya talaga ate. Sino tumawag sa'yo? Di ba narinig mo ate? Titignan dito ba sapat na rinig mo na ate yung sinabi ko? Gulat na lang ako. May password na po yung phone niya. Siyempre, bilang babae po, mararamdaman natin yun. Ano ba? Pagkakatiwalaan mo pa ba uli siya? May tinatago ka ba? Narinig mo ate, di ba? Si Rachel, paulit-ulit na nagtiwala sa lalaking itago natin sa pangalang Andres. Hindi raw niya kasi akalaing sasaktan siya nito, lalo pat maganda naman ang kanilang simula. Siya po na nagparamdam, nag-text na po siya. Yung mostly na nararamdaman po ng dalaga, yung makilig factor pa po, yung may mga spark-spark pa. Sina Rachel at Andres nagkamabutihan hanggang si Rachel nabuntis, kaya nagsama sila. Pero si Andres nagkaroon daw ng iba. Hello, ate. Una po quotes, pero sa babae po kasi may instinct tayo na pag nabasa natin parang may something. Tumatawag po sa kanya, tapos sabi niya po ate niya. Pero hindi naman po niya talaga ate. Nag-team building sila. 2 days siyang hindi umuwi. Yun, kasama niya na po yung babae, yung katrabaho niya. Nagkunwari po ako na ako yung asawa ko na nakikipag-text ako dun sa babae niya. Ate mo, tumatawag? Tapos tumawag po siya, sobrang taranta ko po, binigay ko po sa kanya. Kasi yung ate niya po nasa Kuwait, sinabi ko na po na ate niya. Tapos nag-hello po siya. Hello siya ng hello, kunyari Chappy, pero alam ko po na babae niya po yun. Doon ko na siya kinumprontas. Umamin naman po siya. Sakit po kasi kahit nalaman ko po na ganun, nagmamakaawa po kung bumalik siya. Talagang sinabi ko sa kanya na ayusin namin yung pamilya po namin. Kinain ko po yung pride ko, nilunok ko lahat para lang mabuo yung pamilya namin. Mga 3 buwan lumipas, naging okay po siya na hihiwalayan niya na po yung babae niya. Binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon nun kasi mahal ko rin po siya. At ang pangangaliwa ni Andres na ulit pa raw. Nagtatrabaho naman po siya sa cargo noon. Doon niya po nakilala yung babae. Andres! Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Na pumunta siya rito sa bahay, naglalaba ako, na sabi ko na wala ka biniiwan, nangangawa mo na. Ayusin natin to, hiwalayan mo na yung si... Niyakap niya lang po ako, tas ang sabi niya sa akin, kaya mo yan. Andito lang naman ako pag kailangan mo. Si Rachel, tuluyan ng iniwan. Aminado siya, meron din siyang mga pagkukulang. In 9 years po kasi, ano ko talaga sobrang nager. Andiyan po talaga yung mabunganga ako. Na minsan alam kong foul na ako. Sinubukan naming kunin ang panig ng ex ni Rachel, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Pero ang iniisip ni Rachel na punot dulo ng kamalasan niya sa pag-ibig, siya raw ang sumasalo sa karma ng kanyang yumaong ama na dating babaero. Unang family po niya, nahuli daw po ng mama nila, kasama na po yung mama ko. Naghiwalay po sila. Pero naging girlfriend muna po ng daddy ko, yung kapatid ng mama ko. May paniniwala po yung mga matatanda na kapag daw may kasalanan yung magulang, yung mga babaeng anak daw po yung magsasuffer. Naniniwala po ako kasi nangyari po sa akin. Nangyari din sa kapatid ko, sa ate ko po. Siguro sa mga tatay, kung magmamahal po tayo, syempre dapat sa isang babae lang. Para hindi na mangyari sa mga anak natin. Totoo man o hindi na si Rachel ang sumalo sa karma ng kanyang ama, kailangan niyang magpakatatag para maitaguyod ang kanyang mga anak. Kaya naging sales lady siya sa isang cellphone shop kung saan niya nakilala si Eman. Hi ma'am, sir. May bari po 7,000. Yung day one po, iba po yung store niya. Ito, akin. Ito, yeah. Ang dami na nito ah. Sige, okay lang. Okay, ito na. Pag magsi-CR po ako, nakikita ko siya. Ilang buwan po yung tumagal, nagulat ako na padpad po siya sa store namin. Doon ko na po siya nakilala. Bak, wag mo nga ako tulak! Di kita tinutulak, bakla! Bak, wag mo nga kayo tulak! Wala nagtutulak sa'yo! Oh.
Nagustuhan ko po sa kanya unang-una yung ilong. Matangos po yung ilong niya, saka mukha po kasi siyang Bombay. Uy, sa tingin mo ba bagay ito sa phone ko? Piling mas bagay tayong dalawa. Yung una naming pagkakakilala, medyo ano eh, mataray. Hanggang sa nagkabiro-biroan na kami, ayun, kumain kami sa labas, parang parehas na rin namin naramdaman. Pero nung tinutokso kami, parang meron na rin, ano, meron na rin spark. Pero si Eman, kilalang playboy. Yung mga kaibigan na rin po niya yung nagsasabi. Dati may girlfriend niya na OIC sa store nila. After 6 months, nakilala lang yung isang babae, nakipag-break na yan. Tapos eto na naman, may nakilala na naman. May girlfriend na yan, may nililigawan pang iba. Before siya, meron pa akong una. Ayun yung time na parang magkakasabay-sabay. Ipakusawa sa ano ko eh, pagka binata ko. Dumating po sa point na nagkaroon kami ng usapan na magiging magkaibigan po kami. Friends with benefits po. Walang selosan. Eto lang tayo. Si Rachel hindi kinaya na meron siyang kahati kay Eman. Ginawa ko siyang mundo tapos solar system pala tayo? Sa telco namin na kasamahan, may niligawan din po siya. Nalaman ko lang din po na nagalaw niya rin yung isang kaibigan ko. Nagplano po kami na magkakaibigan. Sinet up namin siya. Hindi niya alam na pupunta yung nagalaw niya tapos yung niligawan niya. Halos umikot po yung puwet niya sa sobrang taranta. Kasi hindi niya na-expect na yung mga babaeng niloko niya nasa isang lamesa lang tapos siya nasa hot seat. Ginawa ko po yun kasi naiinis nga po ako sa kanya eh. Sobrang babaero niya. Sabi ko, bibigyan ko to ng leksyon. Doon ko din nalaman na parang mas mahalaga po ako sa kanya. Sa kabila ng mga kasama naming mga babaeng nagalaw niya. Parang medyo inaakit-akit siya. Ano niyo pa yung piniflirt-flirt ng isang babae. Pero mas pinili niya pong ihatid ako sa bahay. Pero ang playboy, pwede pa bang magbago? Hindi kaya bahagi pa rin si Eman ng pinaniniwalaang karma na sinasalo ni Rachel? Si Eman, pinatunayan na kung may karma man o sumpa, siya ang puputol. Ang playboy nagsimula nang maging seryoso. May nagustuhan akong gali na wala dun sa mga babaeng nililigawan ko. Kasi iba, puro flirt lang. Pero kasi naramdaman ko sa kanya, siguro ito rin pang matagalan. Ang laki talaga na nakita kong pagbabago sa kanya. Lalong-lalo na nagsama kami. So, minahal niya yung mga anak ko, ng parang anak niya. Masipag, marunong maglaba. Bibihira po kasi sa lalaking marunong sa gawain sa bahay. Salamat. Appreciate mo yung ganung bagay sa akin. Kung kailangan magbago, gagawin ko talaga. Hanggang nagkaanak na sila at nagpakasal. At least ngayon, pag nang babae siya, ipapakulong ko na siya, di ba? Sa isang mag-asawa, hindi dapat mawala yung bonding. Ayun yung sekreto para hindi mawala yung closeness yung mag-asawa. Kailangan ayusin natin yung ating pagtingin sa relasyon at huwag tayong manloloko. Hindi ka pwedeng magtaksil nang napataksil ka lang. Importante maintindihan natin yan. At bago tayo magtaksil, pinag-isipan natin yan. Huwag nating isisi sa iba yung dapat ay responsibilidad natin. Sa ngayon, nakatutok ang dalawa sa sinimulan nilang food business. May mensahe rin si Eman sa mga nagsasabing ang mga playboy, playboy forever. Ang kasabihan kasing ganun sa mga bitter lang siguro. Siguro yung iba sinasabi ang pagiging babaero, nakatatak na yan sa'yo. Hindi naman. Siyempre, aminado din naman ako, naging babaero talaga ako. Di lang siguro once, twice, try siguro. Pero nagbago ako. Dumating yung inspirasyon ko. Once na makakita ka ng inspirasyon mo sa buhay or yung katapat mo sa buhay, magbabago ka. Sana yung nakilala kong Emma noon na playboy, talagang tuldo ka na talaga yung pagka-playboy niya. Sana pagtagal-tagal natin, hindi ka magbago. Yung hindi ka maghanap ng wala sa akin kasi hindi naman ako perfect. Ang may papangako ko na lang, itutuloy ko na lang ulit. Kung ano ako sa mga bata, kung ako, ano ako sa'yo, itutuloy ko lang kung anong meron tayo. From playboy to stick to one, para kay Eman, hindi raw madali. Pero posible, sana all, sana lahat ng mga lalaki katulad niya. Nasaktan ka na rin ba sa pag-ibig? Huwag mong sarilinin, bes! I-share gamit ang hashtag KMJS.